Sa video na ito ay pag-aaralan ang katangian at gamit ng sining at disenyo. Mga layunin, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sining at disenyo. Naiisa-isa ang katangian ng sining at disenyo na ilalapat ang isa sa katangian ng sining at disenyo bilang isang akademikong sulatin. Narito ang apat na uri o katangian ng sulating teknikal sa sining at disenyo. Una ay pagsasalaysay, ikinukwento ang ugat ng pagkakabuo ng sining at disenyo. Nasa likod ng kwento ang dahilan kung bakit ginawa at pinagyaman ng sining at disenyo. Kung ang manilikha ang magiging tuon ng akademikong sulatin, bahagi ng naratibo ang pagkakasunod-sunod ng buhay mula sa pagsisimula o pagkakalinang ng tao sa sining hanggang sa tinatamasan itong tagumpay sa kasalukuyan. Pangalawa ay paglalarawan. Detalyadong inilalarawan ng sining at disenyo na iniisa-isa ang detalye ng sanhi at bunga, solusyon, opinyon, reaksyon, valid o hindi valid na ideya. Maging ang lagom, konklusyon at rekomendasyon ay mahusay na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Pangatlo ay paglalahad. Komprehensibong ipinaliliwanag ang mga batayang impormasyon na dapat maiparating sa mga mambabasa. Inilalahad ang layunin, kahalagahan at paksa para tuwirang maunawaan ang buong nilalaman ng akademikong sulatin. Pang-apat ay pangangatwiran. Matalas na inilatag ang batayan ng katwiran para mapanghawakan ang ipinagtatanggol na panig. Bukod sa opinyon at reaksyon, litaw ang paninindigan at pagigiit ng panig. Sinasalo ang katwiran ng mga matatag at mapangahawakang detalye mula sa datos ng estadistika. Patotoo ng mga kinikilalang tao sa larangan ng sining at disenyo. Narito ang mga gamit ng sining at disenyo. Una ay manghikayat, mabatid ang kahalagahan ng tiyak na sining at disenyo, himukin ang mamamayan at tangkilikin ng sining at disenyo, kumbisihin ang mga mamamayan na humanap pa ng iba pa na magiging katuwang sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa mga sining at disenyo bilang bahagi ng ating lagi at pagkakakilanlan. Pangalawa ay magmulat, paalalahanan ng mamamayan na dapat itong ipreserba para sa kapakinabangan ng susunod pang salinlahi. Ilatag ang kalagayan ng sining at disenyo sa mga biyayang maaari nitong ibigay para mamulat ang mga mamamayan na palitan ng angkop na pagpapahalaga tulad ng pag-aalaga at preserbasyon. Impluwensya ng mambabasa sa tamang kilos kaugnay ng tamang gawin na dapat ipamalas sa sining at disenyo. Pangatlo ay mapagpalaya. Mabigyan ng pagkakataon ng mambabasa na magpasya para magpahalaga sa mga likang sining at disenyo bilang pang-araw-araw na buhay. Mapalawak ang kabatiran sa mga nabasang impormasyon para magsuri at hindi lang basta ituring ang produktong sining at disenyo na mga bagay na dapat kinukonsumo.